Paano nga ba mag-request ng Google AdSense PIN? Saan siya makukuha? At ilang buwan bago ito dumating? Hello guys, this is RJ and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan natin ay kung paano ko nakuha ang aking Google AdSense PIN. But before that, kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-click ang subscribe button na matatagpuan sa baba ng ating screen and a notification bell para lagi kayong maging updated sa mga bagong videos natin katulad ito. So kung excited na kayo sa video na ito, without further ado, let's get started. So bago ko nakuha itong Google AdSense ko, actually hindi naging madali yung pinagdaanan ko. April 2019 nung sinimulan ko na mag-create ng aking YouTube channel. And nung time na yon, hindi pa talaga Tarabiyahe Tayo yung naging title ng aking channel. And for fun lang naman talaga siya, hindi pa ako ganun ka-porsigido or ka-active sa pagbablog. Nanunood-nood lang talaga ako sa mga sikat na YouTubers dito sa Pilipinas. And as time goes by, napaisip ko na mukhang kaya ko din naman gumawa ng mga ganong videos. Mukhang kaya ko naman din mag-vlog. And mukhang kaya ko din naman mag-edit. So, pinag-aralan ko siya. Pinag-aralan ko yung pagbablog. Pinag-aralan ko kung paano mag-edit. And then, pinag-aralan ko yung mga guidelines ni YouTube. Yung mga videos na ginagawa ko kasi before is yung mga happenings namin sa buhay. So naisipan ko na mag-edit din. So ayun, naisip ko na tara Biyahe Tayo yung gawin na title ng ating channel. Alam ko mayroong mga concerned na nagko-comments na sayang naman daw yung pangalan. So ina-explain ko, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon is nagta-travel kami. Meron kami mga sit-down videos katulad nito para sa mga gustong matuto dito sa YouTube. Ayun na nga, after ko makapag-create ng YouTube channel and makapag-upload nung una naming travel vlogs nung pumunta kami sa Baguio, is nag-apply naman ako sa Google AdSense. So ito yung isa sa importante na mai-share ko sa mga nanonood. Alam nyo ba guys na pwede kayong mag-apply sa Google AdSense kahit hindi nyo pa nare-reach yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours? Oo, napaisip ka no? Try nyo na ngayon kung hindi nyo pa nagagawa yung inyong Google AdSense account. Pwede na kayo pumunta sa Google Chrome and then i-search nyo yung AdSense and then mag-create na kayo ng inyong account. After that, ilink nyo lang yung inyong YouTube channel dun sa inyong AdSense. And then after that, pwede nyo nang i-check sa inyong YouTube account kung ilan na yung inyong updated na subscribers and watch hours. And then sa akin, after 5 months, nakuha ko na yung aking unang requirements which is the 1,000 subscribers. And then after a month, saka ko naman na-reach yung aking 240,000 minutes na equivalent ng 4,000 watch hours. Once makuha mo na yung 1,000 subscribers and yung 4,000 watch hours, automatic na i-review, okay? Automatic na i-review ni YouTube yung inyong requirements kung pasado ba siya or hindi. So dapat kalmado ka lang and sabayan mo na din ng pagdadasal para at least makadagdag dun sa approval ni YouTube. Basta isipin nyo lang guys, kung wala naman kayong copyright claims or any violations na nagawa dito sa YouTube or wala kayong nilabag ng mga guidelines, mga 1 to 2 weeks ang aantayin nyo bago kayo ma-approve ni YouTube. Pero depende yun sa case. Bali, case to case basis kasi yon. Sa akin, ang nangyari, 7 days or 1 week bago ko na-receive yung notification na approve na ako ni YouTube para dun sa YouTube Partner Program or yung YPP. Ibig sabihin, yung mga videos ko, pwede na akong magkaroon ng ads and yung aking Google AdSense, activated na siya and nakalink na siya sa aking YouTube. So, any views na magkakaroon is papasok na yun sa aking revenue dun sa aking Google AdSense. So, ayun, nung nakita nung wife ko na meron na nga akong ads sa aking YouTube, sobrang tuwang-tuwa talaga ako nun. Ibang feelings na parang, alam mo yun, achievement na nakuha natin yung approval ni YouTube. So ito pa, isa sa mga masasabi ko na pwede ko rin i-share. For example, no, sa isang video nyo, meron kayong 1 million views. After yung approval ni YouTube, hindi ibig sabihin nun, is kikita na agad kayo. Okay? So, after nung approval ni YouTube, dun palang mag-start yung panibagong struggle natin. Sa lahat ng videos natin, kung ano man yung mga naging views natin before nung approval ni YouTube, wala na yun. So, back to zero lahat ng views natin. So sa first question natin na kung paano nga ba mag-request ng Google AdSense PIN,
Hindi nyo na kailangan mag-request ng Google AdSense PIN, okay? Hindi nyo na kailangan mag-request dahil automatic na magsisend si AdSense ng Google AdSense PIN sa inyo once ma-reach mo na yung $10 na threshold. And then after that, makikita nyo na dun sa inyong Google AdSense account kung anong date pinadala ni Google yung inyong Google AdSense PIN code. And then for the second question, kung ilang days nga ba or ilang months bago nyo ma-receive yung inyong Google AdSense PIN code. Normally, it takes 2 to 4 weeks. Yun yung nakalagay dun sa Google AdSense account natin. It takes 2 to 4 weeks bago natin ma-receive yung ating Google AdSense PIN. And sa akin, ang nangyari, sumakto talaga siya ng 2 weeks. For the third question, saan nga ba siya pwedeng makuha? Ipapadala po yan ni Google AdSense sa address na binigay nyo or nilagay nyo sa inyong Google AdSense account. So, ibig sabihin, dapat kompleto po yung inyong address. Kung meron po kayong block number, kung meron po kayong lot number, kung meron po kayong unit number, kung nakatera kayo sa condo, kung meron kayong floor number, make sure na nailagay nyo po yan kompleto, as in kompleto, dun sa address na ilalagay nyo sa inyong Google AdSense account. And for the name naman po, dapat pangalan nyo ang ilalagay nyo. Kasi may mga instances na naiiwan sa post office yung ating mga Google AdSense PIN. For example, sa akin, ang pangalan ng channel ko is Tara Biyahe Tayo. Once makita po yan ng kartero, syempre magtataka siya kung pangalan ba talaga yun ng tao or may nag-e-exist ba talaga na ganung pangalan ng tao dito sa Pilipinas, di ba? Tara Biyahe Tayo. Ang mangyayari niyan, iiwan niya yun dun sa post office. And ganun ang kadalasan na nangyayari. Dahil minsan nakikita ko sa mga questions is bakit daw sila hindi pa nila nare-receive hanggang ngayon yung kanilang Google AdSense PIN. So ayun, itry nyo lang po na ang ilalagay nyo sa inyong Google AdSense account is yung totoo nyong pangalan and yung totoo nyong address para wala kayong maging problema. And then may mga instances naman na talagang after 2 to 4 weeks walang dumadating na Google AdSense PIN. So ang gagawin nyo, pwede po kayong mag-request ng panibagong Google AdSense PIN. So pupuntahan nyo yung inyong Google AdSense account, may nakalagay doon na request for a new PIN. And then maghihintay ulit tayo ng another 2 to 4 weeks bago natin ma-receive yung ating PIN code. Case to case basis kasi ito. Meron pa rin mga nagkakaproblema kahit nakapag-request na sila ng another PIN. Actually, pwede tayong mag-request ng new PIN hanggang 3 beses. Or ang magandang gawin nyo, pumunta kayo sa post office na malapit sa inyo and then kausapin nyo yung kartero dahil ginagawa talaga ito ng marami sa atin. Kausapin nyo yung kartero para at least kung may update na, kung naandun na yung inyong Google AdSense PIN, pwede nyo kayong matext or masabihan. Siyempre, huwag nyo kalimutan na magpasalamat dun sa kartero kasi extra effort din naman yun sa kanya. Oo, napaisip ka, no? And then, kung wala pa talagang nangyari, after 3 trials ng pagre-request ng panibagong PIN, chill lang kayo, okay? So, pero ito hindi ko na-experience. Hindi ko siya actually na-experience. Kasi katulad nga nasabi ko, after 2 weeks, na-receive ko kaagad yung aking Google AdSense PIN. Pero na-experience ito ng iba. So, may mga napanood akong videos na nagsasabi na pwede daw tayo mag-scan ng any valid IDs or any government-issued IDs sa ating Google AdSense account. And then, ipapadala natin yun kay Google AdSense. Yun, okay yun, mas mabilis yun para at least ma-verify agad ni Google na tama talaga yung information natin na nakalagay sa Google AdSense account natin and tama yung magiging receiver ng ating revenue. So, sa mga curious dyan and nagtatanong kung kailan nga ba tayo sasahod, kailangan ma-reach muna natin yung $100 na threshold or 5,000 pesos yata yun bago tayo sumahod. Pero yung iba, dahil nagtitrending yung videos nila, mabilis nila nakukuha yung threshold and more than 5,000 pesos yung kinikita nila. Katulad natin na small YouTuber lang and hindi naman ganun kasikat or hindi naman kilalang personalidad dito sa Pilipinas and sa buong mundo, medyo natatagalan talaga actually, to be honest. Tagal magantay bago natin ma-reach yung talagang $100 na threshold. So sa lahat ng mga bagong YouTubers dyan, good luck sa inyong YouTube journey and sana ma-receive nyo na din yung inyong PIN code. Dahil katulad ko, sobrang natuwa talaga ako. Sobrang nakaka-inspire and sobrang nakaka-boost siya ng kumpiyansa
na ituloy natin yung pag-YouTube natin kahit mabagal, kahit sobrang tagal, and kahit mahirap yung pag-iisip pa lang ng content, eh, i-enjoy nyo lang and ituloy-tuloy nyo lang. Minsan importante din kasi na makatulong tayo sa iba, katulad nung ginagawa kong mga video tutorials. Hindi man tayo kumita agad-agad, pero at least nakakatulong tayo sa iba na mga katulad natin na small YouTubers. So ayun lang guys, sana na-enjoy nyo ang video na ito, and sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko, and sana, puro sana ay nasagot ko yung mga katanungan nyo. And kung meron pa po kayong ibang question na hindi ko po nasabi sa video na ito, pwede nyo po yan i-comment sa baba ng ating screen. Or i-message nyo kami sa aming FB page and Instagram account na Tara Biyahe Tayo PH. Once again, thank you for watching this video, and I hope to see you again on our next videos. Bye guys! Peace!